Hi mga pare ko at mga ka-hikers ko or mga ka-mountaineering ko. After 8 months ng paggamit nito, ito na yung actual review niya. Ilang beses ko na rin siyang ginamit. Yung last ko siyang ginamit is Mt Batolusong. Madali lang yung hike na yon sa mga nakaakyat na doon. 2 or 3 hours lang done ka na sa hike na yon. At yung terrain niya is puro bato. Maraming beses ko na itong ginamit itong Krooberg na to. And actually, napaganda niya pa rin gamitin hanggang ngayon. Magandang sapatos pa rin siya hanggang ngayon. Gusto ko lang pakita yung mga wear and tear niya. Kung mapapansin ninyo dito, ayan, nababakbak na siya. After, siguro na sa akin itong sapatos na to na mga almost mag 1 year na. Pero yung actual ko siyang ginagamit mga 8 months. Ayan. Ayan, nag-wear and tear na talaga yung sapatos. Yung sa parang synthetic leather yung itsura nito eh. Ayan. Diba? Oh. Pero all in all, para sa 1,800 pesos or 1,799 po yata na binito, is makikita nyo yun sa kabila kong review, yung unboxing, nung pristine condition pa siya. Okay naman. Ayan, makikita nyo na yung nag-wear and tear na siya. Pero konti pa lang naman, itong kabilang sapatos, wala pa akong napapansin na or nag-tear. Ayan, ito lang talaga, itong part na to. Kung mapapansin nyo, ayan. At meron pa eh. Ito. Ayan. Yun lang naman, so sulit na siya sa ilang buwan ko siyang ginagamit sa iba't ibang bundok. Nagamit ko to mga 8 times. Which yung iba is spelunking, hindi naman talaga hiking. Yung iba spelunking, yung iba tramping lang. So sulit na siya para sa umili ako nung isa, yung Krooberg na sandals. I mean, backup lang para kung sakaling masira ito habang nag-hike ako. Tignan na lang natin kung hindi ko siya na-unbox. Nagamit ko na siya, pero papakita ko siya sa inyo sa mga susunod kong vlog. Pa-subscribe naman, pasuportahan itong channel na to. Para sa mga kasama kong mahilig sa outdoor, ito yung channel para sa ating lahat. So, ayun. Thank you guys.